peace of God be with you all, celebrating the Eucharist with us online and physically present. Today the Lord speaks about the 11 of the Pharisees and the 11 of Hira. The disciples did not understand, although he had been speaking about the Pharisees, that their hearts, these people worship me with their lips, but their hearts are far away from me, because their faith and their morals, their ethics, their understanding of good and evil are not consonant, clashing of faith and morals, behavior is what the Lord means by the 11 of the Pharisees. Halimbawa, sabihin ng mga Pharisees, tuturo nila, honor your father and your mother. This is the example given by the Lord. And then, so that they will not be forced to help their parents, said, this, my property is kurban. It is dedicated to God. So, wala na siyang perang ibibigay sa kanyang mga magulang na may sakit. Pero okay lang sa kanya dahil kurban nga eh. Kurban, ikaw rin ang gumagamit noong inaani dyan. So parang, niluloko mo rin ang iyong sarili. At yan, I would like to share with you the concern of my brother priests. We shared that there are a lot of young people approaching us for guidance, counseling, advice, spiritual direction. Just one example, although similar experiences. Young people, a teenager for example, will approach one of us, say, Father, I have a hard time with my father because I know supporting a candidate and he edits videos to misrepresent, to create falsehoods. Ay, alam niya mga bata, ang galing niyan mag-search. Alam nila kaagad yan kung totoo. Tapos sinabihan ng bata ay ang kanyang ama. Sabi daw ng ama, sinabihan, Daddy, bad yan eh. And the father said, yung pinapakain ko sa inyo galing dito. 11 of the Pharisees. Nagsisimba ka kung linggo, pagkatapos, you create falsehoods na kilala na tuloy tayo dito na pinaka mga sinungaling sa lahat sa social media. Ang daming trolls. Minsan, 20 cellphone ang inaalagaan yan para mapalike. Hindi na totoo yan. Clash between faith and morals. Sabi pa ni Father Jaime Bulatao, SJ, ang faith ng mga Pilipino, ng maraming Pilipino, parang split level ang kanilang Christianity. Ang split level po, yung bahay na dalawa ang palapag, nothing to do with each other. Kailangan lalabas ka pa, tapos papasok ka sa ibang pintuan para makapasok ka doon sa unang palapag. Split level. Split between faith and morals. Sasabihin mo sa mga anak mo, nagsimba na ba kayo? Pwede pa lalahanan mo. Minsan, ikaw pa nagdadrive sa kanila. Tapos alam ng bata, pag nasa computer mo ikaw, nag-i-edit ka ng mga video para to create falsehoods and lies in social media para babayaran ka. Saan nanggagaling kaya iya? Sabi ng Panginoon, are your hearts hardened?
Do you not yet understand or comprehend the integrity, the unity between faith and morals? Do you have eyes and not see, and ears and not hear? Maraming Pilipino ganyan. 85 million tayo na Catholics. Bansa ng mga sinungaling sa social media. Sabi na sa daigdig yan. Kahapon nakinig lang ko ng isang TV program sa France in English. Sinabi na infodemic na yung ating eleksyon na-influensyahan yan dahil may falsehood na nilalagay. Kaya na-elect yung mga matataas sa pwesto dahil gumagasta sila. Mayroon silang army ng trolls. Kaya tapos nagsisimba, yun. Sinabi na ng Panginoon yan, tigas ang puso mo. Para ka ring Pharisee. You worship God with your lips. Katoliko ka sa turing, nabinyagan ka. But your heart is far away from God because your behavior clashes with what you proclaim to believe. By their fruits, you shall know them, sabi ng Panginoon. So maski na ano pang pag-donate mo sa simbahan, tapos ganito ginagawa mo, nang aapi ka ng kasambahay, hindi ka nagbibigay ng tamang sahod doon, saan? 11 of the Pharisees and 11 of Herod. Yung pagtutunggali ng pananampalataya mo at iyong gawa, yung pagkilos mo sa araw-araw. So nahirapan tayo dyan. Halimbawa, may implications kasi yan eh. Nagsinungaling ka, kahit kumita ka, pinapakain mo sa mga anak mo, hindi mo alam na yung anak mo kailangan na ng psychotherapy dahil hindi matanggap, sumasakit ang tiyan na ang pinapakain mo sa kanya galing sa pagsisinungaling mo. Pangalawa, pag na-elect, yung sinuportahan mo, tapos pag nanakaw yun, corrupt yun, eh maraming taong mawawalan ng oportunidad na umangat dahil kukunin niya yung panggawaan ng simbaha, panggawaan ng paeskwelahan, panggawaan ng mga highway. Ganyan po, hindi natin nakikita yung implications kasi edit-edit lang naman ito. Minsan ko lang naman dinagukan yung aking kasambahay. Ang dali nating mag-rationalize. So manalangin tayo ngayon sa Panginoon na sana itong pagtutunggali ng faith and morals, yung ating behavior, the good and evil that we do, hindi naman mangyayari dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi natin makakaya lalabanan yung katigasan ng ating puso. Do you not yet understand or comprehend? Are your hearts hardened? Do you have eyes and not see? And ears and not hear? Lahat tayo makasalanan, sabi ni Saint John sa kanyang sulat. Yung Santo Papa nga, every 2 weeks, nangungumpisal yan eh. So tanggapin natin ang ating mga kasalanan, ang ating pagiging makasalanan, tanggapin natin yung katigasan ng ating puso. Tapos titignan natin kung ano ang ibubunga nitong ating rationalization. Na ginagawa ko ito, alam kong kasinungalingan ito, pero pinapakain ko naman aking mga anak, napapaaral ko sa mamahaling paaralan, hindi ba tungkulin ko din yung pakainin sila at paaralin para sa maganda nilang kinabukasan. Tungkulin mo nga, pero the end does not justify the means. Yung means mo masama, yung end mo, nagiging masama na rin. Yun sa moral theology yan. So tanggapin natin ang ating pagiging makasalanan. Patuloy tayong magnilay kung ano ang binubunga ng ating kinikilos araw-araw. Otherwise, sasabihan din tayo ng Panginoon, these Filipinos, they are Christians for 500 years,
They are a nation of liars. They are a nation of corrupt people in the government and in corporation. Nakakaya naman. So let us set a good example for our children. Kasi hindi mo na alam anong gagawin ng mga kabataan na lumalapit sa aming kaparian. Ayong daddy ko, father, naglalagay ng mga kasinungalingan sa social media. Tatanggapin kaya niya yon? Magka-psychological problem kaya siya na malalim? O sasabihin niya, ginagawa naman ng tatay ko eh. Paglaki ko, gagayahin ko rin yung tatay ko. Anong mangyayari sa mundo kung ganyan tayo lahat mag-isip? So ang laki ng ating responsibilidad sa Panginoon. Ang laki ng ating responsibilidad sa lipunan. Yung mga psychopaths at saka sociopaths sa psychology, yan yung mga tao na may mali sa pagkakonect ng kanilang brain na nawalan na ng budhi. Kung may mga ganyang tao, huwag nating pairalin, huwag nating itaas pa ng posisyon. Kung may anak tayo na ganyan, therapy mo kaagad. Magsasabog ng lagim paglakihan. Yun ang leaven ng mga Pharisees and the leaven of Hero. Clash between faith and behavior. So let us pray that we will find integrity, wholeness. Hindi tayo basag-basag, hindi tayo wasak, buo ang ating pagkatao. Kung ano ang ating pinapaniwalaan, yun din ang ating ginagawa. Hindi natin kaya yan. We need to be saved from ourselves. There is something wrong with us. Only God can save us. So let us pray to God today to save us from our blindness, to save us from our hardened hearts, to save us from our inability to understand or comprehend what the Lord is saying, to save us from the leaven of the Pharisees and the leaven of Hero, the clash between faith and morals.